napakaganda po dito, no? Pag mga yan, hapon magdidilim, pumupunta po ako dito sa Rapids. Kasi nare-relax po ako, lalo na po yung agos ng tubig. Bukod sa panguha ng kabuti. Ay, sana nandito lahat. Mga magulang ko, kapatid ko, pamangking ko, mga kaibigan na malapit sa amin, malalapit po sa akin. Hindi po ako nag-iimot. Tumutulo lang luha ko. Hindi ako marino. Baka kami makadiscover itong paborito kong baba. Magandang araw po mga kababay. Welcome po sa Pinilangan Labay. Nandito po tayo sa bagong discovered na gubat. At ayan, meron pong orange birch bullet, kaya lang eh mga old na, ang lalaki sa kaya. Ayan po. Ganda pa, no? Ang tignan. Ayan po. Napakaganda. Ayan po, pitap-pitap. Para malaman natin eh. Medyo tagalan natin yung pagkuha. Kasi hindi natin alam kung meron pa. Pagkaganda. Tapang po natin yung mycelium. Ayan. Kailangan po madiin. Hindi po dapat na-expose. Yung bangis ko lang dapat na na-expose kasi alam niyo na napapakilala sa lipunan. Dahan-dahan lang po natin. Ito po, napaka sarap po nitong kabuti na ito. Nakamagmakagat sa puwit kong lamok sa buwisin na yan. Pisin lang natin. Ito mas gusto ko pong linisin itong pine tree peniban kasi mas delicate yung mas ano siya, juicy. May uudyalo pero mamaya ka nalilinis sa bahay. Hindi naman maitim eh. Yan, napaganda po ano. Ayan. Ating pangalawang peniban. Napakaganda. Meron. Ah, may islan. Close up ko po ni. Ayan po. Nakita po. Ano kung naman lunok. Grabe. I-ano na natin. I-tap naman na natin. Ayan. Firm. And then, we have to brush a little bit. Just like that. The same thing as usual. This is what you call pine tree peniban. So exciting, right? I'm going to have to pull it. Napapa-English sausage. Hey, by the way, if you want to watch my English channel, just visit Benson Dulos. Yes. Pakibisita lang po yung Benson Dulos channel. English version po yun. Hindi po natin weather kasi medyo napaaga po kung ano pwede dito sa forest at bright lights in fancy restaurants, everything in this world and I'm not good with. Napapakanta talaga ako pag maganyan. Ano ba naman hindi? Ay naku, malinis, dapat ng malinis. Kasi nilalay ko po sa plastic. Ayoko po magdikit-dikit. Yung basket po nasa kotse. Kuhan ko lang po yung basket. Sino naman po hindi mangitig ang kuyukot ng puwit? Ay, old na. Orange birch bullet. Ganda ng kulay. Ganda ng pagkakatubo. Kaya lang old na. Hindi ko po kukunin. Sayang. Ano po tignan ano? Close up ko po syempre para makita po na. Ayan po. Ganda po ano.
Yan. Yan kung ano. Magandang orange birch pulit. Yan, ganda. Ganda ng ano. Ng tangkay. Super young pa siya. Yan, tapos maganda. Tira. Yan, ganda po. Daming blueberries. Ito. Nasa tabi. Tira. Yan, may nakita po ako sa banda ron. Maganda. Yan. May naglalakad din. May mga aso. Yan po, napakaganda, di ba? Di ba? May slug. Yan po yung slug. Yung susunaw walang shell. Mas okay po yung slug kaysa sa mga uod ng insekto. Perfect. Ayan, kita po tayo. Ito, maganda. Sana makakita rin po tayo ng Machutake. Mahal po yun eh. Paborito po yun ng mga Japanese. Sa Japan, marami po Machutake, mas malalaki. Diba? May kain ng ano, slugs. Yan na yung mga slugs. Huwag po papatayin yan. Kasi may purpose din po yun sa nature, mga slugs. Ah, ganda. Presensya na po ha. Inikilig po talaga ako pagdating sa kabuti. Firm. Bunas muna. Brush. Balik natin yung mycelium. Sayang. Mukhang may makikita tayong ano, Machutake. Baka natin. Kalat naman yun eh. I can sense it. Makita yung Machutake. Ganda po no? Perfect timing tayo. Grabe po mga kababayan. Ito napakaganda. Penny bun. Pine tree penny buns. Ayan po.
Minangwa po dito mga nakarang araw. May nakita po kasi yung mga ebidensya ng bruka. Hindi. Pero yun naman po ito sa lahat pamuha. Kumbaga, naunahan lang talaga. Super firm. Bras po na ito yung babuti. Ayan, ito yung maganda. Pa natin na. Maisel. Ayan. Diba? Ang ganda po, no? Iba naman hindi magiging masarap buwisit na yan. Ay po, nagpuputol. Medyo brittle siya ng konti. Kasi napakayang pa eh. Nakita niyo naman po ito pag lumaki, di ba, mahiganti. Ito po yung mga size na first class. Talagang binibigay ng nature sa akin yung mga first class eh. Kasi first class ang dating ko. Di ba? Ayan, okay na po yan. Ah, ganda. Ayan, ako yan po. Nakakita po ako nakabuti. Yung tawa ko eh, parang motor na nag-uumpisa. Ito po yung pinakapaborito ko. Hindi maganyan, no? No, kay parang kang archaeologist. Diba? Itatagalan natin. Inisin natin mabuti. Iba ko kasi marami po yung buhangin. Kasi pag pinisil ko yung buhangin, babaon sa cape. Ito po sa ibabaw. Ay, naku. Talaga naman. Nakawala problema ko pag ganda na kayo. Imagine po, diba? Kaya ko po inuulit po sa inyo sa sobrang ganda ng disiplina nila dito. Ayan, resulta. May mga nakukuwang masasarap na pagkain mula sa inang kaligasan. Malaki itong gubat na ito. Tintry ko lang naman pong pumunta dito ngayon. Kasama ko po mga taga relaxing po England. Gusto po kasi nila uminom, sabi ko sa bahay na lang. Samahin mo niyo muna ako ng uwan ng kabut. Bilang mga nagkamot ng ulo. Hindi sila makapagreklamo kasi hindi sila marunong magluto eh. Nabuso ko, no? Nabuso din naman ako. Hindi, bigayan lang po kami. Ayun po mga kabahay, higante. Ito po, pine tree. Ay, so, hindi ko nakukuha na sa'yo. Yun ang punin nyo. Laki. So po eh, ano? So. Sayang po, ano? Ganda pa naman. Okay lang po yan. Sa Mother Nature naman. Ganda. Ayun po mga kabahayan. Lipat po tayo ng lugar pero may nakita po ako. Kasi may nakita po akong ano, mag-ama, father and daughter. Iyaan ko po sila para ma-enjoy po naman, para walang competition. Yun yan po. Para hindi naman nakita nila. Pucha. Mukhang ano to ba? Mukhang harbatero talaga ng kabuti dito sa gubat. Mukhang walang pakialam ah. Mukhang wala namang masisira sa balat nito, saka sigurado ubos ang kabuti sa gubat. Ganda po ng tubo. Yan, okay na po. Tinsin ko na lang po sa bahay. Ganda! Parali.
Ito pang mga kabuti sa harap ko na ito, nakakain din po yan. Kaya lang hindi ko po alam kung paano i-prepare. Sayang po ano. Ayun po yung magtatay sa likod po ng puno. Kaya hayaan ko na lang. Ganyan po, bigayan. Yan po mga kabayan, bumalik po kami sa Rapids. Naku, may all dito. Naku, eto. Teniban. Medyo old na siya pero tingnan po natin. Ay, wala. Ganda. Tandaan lang natin. Sabi po natin yung pinagbalatan. Kasi makikita ng mga harbat ng kapwa din lulad po. Walang kahilig-hilig sa kabuti. Aha, ang daming uod. Sayang. Ang daming uod. Ay, yun. Bigla ko na nila to. Tago natin. Para mag-create ng masilim. Ito pa ginagawa ko. Pag ginawa po, minsan nakalimutan ko pong pakita sa video. Natakpan ko po yung tabasan. Ayan po mga kabayan, kukunin ko na po lahat ng chanterelles dito, napakarami. Huwag ko na lang po lilinisin sa bahay. Ayan eh, nalak mo. Walang pumunta rito oh. Hindi ko nakasalanan yun. Tinirang ko naman sila. Kukunin ko na lang yung malalaki. Sobrang dami ito, malaki. Pero maliliit para naman sa iba. Ang dami dito. Dalaki. Ibana ko po yung basket doon kasi napakarami pong tao ngayon. Baka malaman eh. Marami at makukuha ng gantong kabuti. Na mga mamahali. Ang dami. Dalaki. Ang kumo naman lang dito. Hindi matutuwa niyo. Bakit punta natin ngayon ng gubat eh. Punong-puno ng grasya. Mga kababayan, dito po ako ngayon sa likod ng coffee shop kasi tinatanong po ako, yun, laki ng ano,
forest birch bullet. Kala old na, hindi ko po kukuhanin yun. Eh, ang laki na ano, penny band, sabdali. Nakamatay yun. Sana matigas, sana matigas. Ayun po, ayun. Kinain na ng mga squirrel, sabi sa lang. Ayan, may penny band, maliit. Saan natin? Ito lugar po talaga. Na to. Napakaganda. Dahil lang po natin yung listen. Medyo nahihiya po ako ngayon kasi daming tao. Pero sarado na po itong coffee shop. Ayan. Dito po tayo sa likod ng coffee shop. Makikita nyo po yung aking mushroom plantation dito. Ayan, o aliwa. Ayan, ang dami. Ayan, nasunod-sunod. Makita ko po sa inyo. Ayan, ah. Ayan, 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 ayan. Diretso po po. Ang lalaki ng tangkay. Grabe. Ang tatawa. Ayan, ayan, ayan. Ayan, 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 ayan. Ayaw ko maging. Baka kami makadiscoverin. Discover itong cover ito kung baba. Ano ko po muna itong matabasa ito? Kesa na po ha. Nakalimutan ka pong dalhin yung ano. Bakit po kayo dito? Closer. Ayan. Ayan. Ang ganda ng mga tubo. Iba-tiba tayo na. Ayan po, lalaki. Bibilisan ko na. Kasi baka may makita sa akin sa dami ng tao. Ayan, ayan, ayan. Yung mga maliliit, mamaya na lang yung maliliit. Ito na lang muna naman. Anak! Anak! Mamaya ako na lang patitignan kung may kuod sa bahay. Kasi pag nagdala po ako ng basket, malalaman po ng mga tao. Ang laki. Kung po natin ako, mayroon dahon Makati. Ang dahon na ito pag nadali ito eh. Yan, Makati po yan. May nangunguha din po dito sa likod. May nakita po akong mga ibang mark na pinagbalatan. Ito, ito, ito. Ito, ganda, ganda, ganda. Ang laki. May kadaling maliit. Pati yung maliit na kuha. Laki. May ako na lang po lilinisin sa bahay. Sayang yung maliit. Ito, ito, ito. Dalawa. Ganda. Idadiray na ako ngayon. Ito, ito. Hindi natin palalagpasin ito. Yan. Ito po tayo sa libon.
Dito na po tayo sa bahay. Uunahin ko pong linisin ito pong malalaki. Dali. Separate ko pong muna dahil yung chanterelle madudurog. Diba? Ayan po, laki yun. Nakuha po ko talaga ng mga ganyang lalaki. Sobrang nasaya ko. Ayan. Ito pa isa. Mga baby pa po ito. Imagine po ninyo, baby. Hindi, mas malala ko ito na yung mga po dyan. Tanggalin ko po muna ito. Mamaya-maya, i-close up ko po. Pakikita ko lang po sa inyo. Meron po kasi ako dito, ano, dehydrator. Pang-dry po ng mushroom. Mas maganda po yung ganyan dehydrator kasi inaano po, pati insekto naman matay. Kita ko lang po yung ginagawa ko. Gagamitin ko po steak knife. Ang ganda. Ganda ng tangkay. Ang tangkay maganda. May future yung tangkay. Ito medyo matigas to. Tanggalin ko pa to. Matigas. Matigas. Kasi pag natuyo po, hindi rin makakain. Parang natry na nga. Meron po ako ditong baking paper kasi po humahawa po sa amay po itong mushroom na ito parang gabi. Masarap din po ito, parang peniban lasang karne. Pag natuyo po mas maganda ang mushroom po. Pag natutuyo talaga mas mahal. Siyempre yung effort, yung energy ginagamit na wala pang ano. Wala pa siyang umiuho dito. Ito. Paganda, tatanggalin po itong gills. May uod, marami. Ayan po, ang daming uod. Sayang. Kaklosan ko na po. Ayan. Ano po na natin yung pinakamalaki. Ito. Kibigay po steak knife. So malinis po yung tangkay. Malata natin. Parang tinapay po, no? Sabi ng kaibigan ko pong nasa US. Eh, syempre ano po yun eh. Ito matigas. From Puerto Rico. Pero nakatira po sa iyo. Sabi niya, sigurado ka, mushroom yun. Hindi yung pancake. Parang pancake lang nilagay mo sa ground. Ito joke lang naman po siya. Ito binabalatan ko po kapag ano. Kapag malalaki kasi pag natuyo po ito nagpupulbos po itong gilid. Ako, huwag mo saan uod yun. Parang may uod pa. Tandaan ko pa ng mga binalatan. Biyakin natin. Ah, wala yun. May uod. Ganda dito lalo pag na-dry. Sa Finland, ito pong orange birch pulit. Napaka-common. Pero siyempre din sa ibang northern countries o European, hindi po. Mahal po ito. Ito sa Finland, bukod tangin talagang sobrang dami. Iba hindi po pinapansin dito. Mas pinugusto po nila yung mga penny bun. Kasi ayaw po nila humahawa sa kamay pero napakasarap din po nito.
tinapon natin itong yan, parts of the mushroom. Ito po trunk, sa ilalim po gills, ito cape. Oh, teka, nakita nyo ba? Ulitin ko nga, ito trunk, ito gills, ito cape. Ito para malaman natin kung may uod yung banan sa gitna. Ayun, sagana sa uod. Hindi mo na po kukuha nito yung mga tangkay. Dali, ito, ang laki. Mas mag-i-enjoy po kayo yung tangkay na malaki. Ito. Yan, ako di ba? Ganda ng mga tangkay. Yung mga trunk na ganda. Ito ang problema ito. Matigas. Hindi ko po ilalagay sa garden to. Hindi po kasi advisable nilalagay mga pinagtabasa ng mushroom sa garden. Sa ngayon, hindi ilalagay kasi wala akong paglalagyan. Kapag natanggal po ako ng lupa doon sa mga ibang halaman, yun, ihalo ko po ito, ikokompost ko. Kasi kakainin po ito ng mga daga, mga squirrel. So baka mamahay pa yung mga squirrel sa puno na malapit sa bahay ko sa mga daga. Saka yung mga harmful na insects. So, kailangan po talaga, pag may compost po rito, may cover. Ganda po, no? Para pong labong. Yan. Kaya gumagana ang bitaw ng steak knife eh. Kasi madaling panghiwa. Lagi ko po sa aking dehydrator. Ayan. Ito naman po tayo. Ang ganda ng penny bun. Ito naman po tayo sa penny bun. Oh, punyo yung puccini. Ang ganda. Malinis talaga. Nagamitin ko po itong mushroom knife kasi hindi po ito masyadong matalim. Natanggal lang po talaga yung dumi kasi bawat hibla po nito napakasarap. Ang ganda. Yun, eh, sayang. Wariwain pa rin natin. Baka makakita tayo ng walang uod ito. Yung uod. Ito. Ito, wala. Ito, may uod. Ito, may uod. Sayang naman. Ang maganda lang talaga yung ano. Nakuhanin. Meron pala. Ayan, may mga uod. Ang tangkay, okay lang. Ito po, no? Napakasarap talaga. Itong isa. Ito. Ito po isang variety, yung yellow. Kulay dilaw po yung ilalim. Isa puti. Nakita nyo kanina. Ay, dilaw din pala. Ito pala yung puti. Ito. Ito yung dilaw. Ito parang malambot din yung ano eh. Yung cape saka gills. May uod. Dami. Yan po makikita po. Ito po ninyo. Yan o. Yung loose up talaga. Saka malambot na siya. Alis itong tangkay firm. Kasi dry pong weather eh. Kaya ganyan yung mga insekto eh. Punta agad sa mushroom. Eh mo isang mushroom. Yung may ibang insekto na gusto may moisture talaga. Ito. Ito sigurado naman ano. Maganda na yung cave nito. Napakayang.
Yung ganda. Para pong tinapay, ano? Para nag-slice po ako ng tinapay. So, napakabango po nitong mushroom na ito. Napaka... Ang sarap ng... Ang sarap po ng amoy. Hira pa explain eh. May slight amoy na kabuti. Ng konting... Ay, ito. May uud. Ito naman baligtan. Yun, lakang uud o. At ito naman pong... Chanterelles. Ito ang paglilinis po na to. Pag nasa plastic, move lang po sa front. Yan. Ganoon. Tapos dito sa other side, dito kayo pagbabrush. Tapos putulin po ito. Didry ko rin po ito. Yan. Ito parang yung kabuti sa Pilipinas. Yung hinihimay-himay. Yan ang mga pag-alis. Ayan po mga kabay. Napakarami po. Ito po yung mga chanterelles. Yung penny ba chanterelles. Nasa ilalim po yung mga orange birch bullet. Idadry ko na po yan. At agad po sa dehydrator, pati po yung mga insekto na mamatay, saka yung mga uod ko mayroong titira, saka yung mga dumi na iipon. Pagkaganda po kasi nag-circulate po yung init po niya saka hangin. Tapan na po natin. Ayan, nandito na po sa labas. Ilagay ko po sa plus 50 lang. Para maganda pagkakadry po bukas, patay ang mga insekto at yung mga dumi pupunta po sa ilalim. Pakikita ko po sa inyo yan. Update ko po kayo. Paano po? Maraming salamat na naman po sa inyong oras na inilaan sa Pinilakan Lakbay. Napakasarap po talaga ng pakiram na pumunta sa gubat at may makukuha po ng mga kabuti, berries at iba pa po. Diba nakaka-relax, nakawala po ng problema at homesickness. Maraming salamat na naman po sa inyong oras na inilaan sa Pinilakan Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless it po lagi, magandang araw. Labalang!